Yan, magandang araw mga kapets. So ngayong umaga, gagawa ulit tayo ng panibagong vlog. So this vlog is para pakain sa ating mga alaga. So dahil maraming nag-request nito, sasabihin ko na kung ano yung mga isa sa ginagamit namin para gumawa ng steam egg. At kung paano ito ginagawa at paano lutuin. So ito yung mga main ingredients natin. Itlog, dilis in Tagalog, yan, kalkag sa Ilonggo, baringon sa Ilonggo, then maliliit na shrimp, kalkag sa Ilonggo, yan. So ito yung mga main ingredients na ginagamit, yan. Then tubig, isa't kalahati, yan. So first na ilalagay natin is yung kalkag. Yan. Yun. Ay, yung ano para? Baringon. Yan. Yung dilis na maliliit sa Tagalog. Yan. Then, i-blend siya hanggang sa madurog. Yan, i-blend natin. Yan, i-blend siya para madurog lahat yung ano, yung dilis na ginamit, yung maliliit na fried fish. Yan. Pwede kayong magdagdag ng spirulina or astantin. Ito pala yung mga isda pinapakain, sample na mga isda. Yan. So wala tayong videographer, ito lang mag-isa. Yan, ito yung mga sample ng isda na pinapakain, yan. Yan, ito yung kumakain ng steam egg namin. Yan. Oranda at saka rancho. So meron doon mamaya yung kain namin, kumakain din yun ng steam egg. So wala na, naubos na. So gagawa tayo. Natapos na yung dilis na na crush. So ito naman yung yung kalkag o maliliit na shrimp. Mas ano kasi ito, mas mabilis lumaki yung isda natin kasi mataas yung protina. May protina makukuha. Yan. Kaya kaya napaka bilis kumain ng mga isda natin dahil sa meron silang naamoy. So masarap siguro sa panglasa nila doon. Then, last na ilalagay is yung itlog. Yan, ito na. Ito yung pinaka-pinali. Itlog. So, marami kasi yung namin, alaga namin, napakaraming isda, kaya maraming steam egg din yung ginagawa namin. Yan. Uy, tapon. So, hindi na sinasama yung shell. Yan. So, dapat durog talaga lahat. Durogin lahat. Yan, nakakam na sila.
ano lang, hindi pa naluluto yung sinig, pero takam-takam yung ating ano. Yan, ito, okay na ito. Durog na, yan. So, maganda na, yan, oh. Yan. So, ito, ito karami yung ginagawa namin steam egg every 2 days. So, medyo, ano, medyo mahal. Medyo may kamahalan lang. Then, ilagay natin sa lagayan. So, kukuha tayo ng, ano, ng kaldero. At saka yung ano yung pagluto paglulutuan natin ng steam egg. Ito na yung ano yung kaldero natin. So, yung lulutuan namin ng ano steam egg is butas. May butas na. Loy. May buslot naman eh. Nita ito isa. So yung paglalagyan niyo ng ano paglalagyan niyo ng steam egg na ano is yung ano yung microwave bowl na mga pan pwede yon or plastic yan ito yan microwave bowl safe so pwede siyang gawi lagyan ng steam egg dahil hindi siya matutunaw so, yung ibang plastic natutunaw sa ano sa, dahil sa init so yan ito is ano lang pakunti-kunti lang yung sa amin yan punuin lang yan. Yan, ito. Isang plato. Yan, isang platong steam egg. Yan. Yan. So, yan yung ano, yan yung steam egg natin. Yan. So, dadalhin doon sa loob para iluto sa dahil maulan ngayon, walang kahoy. So sa gasol muna natin lulutuin. Pero da kahit, kaya it ganitong kaldero yung ano, maitim dahil ano sa kahoy namin niluluto kasi matagal siyang ano, matagal maluto yung steam egg kaya kahoy yung ginagamit. Pero ngayon dahil maulan, sa gasol tayo. So luluto namin ito sa gasol. So yan, yan mga kapets, nandito na yung ano, lutong ano natin, steam egg, yan. Yan yung resulta ng steam egg natin. Yan. So malambot, yan. Yan oh, malambot oh, yan. So bakit ganito yung ano, yung prepare ko na lagayan para madali lang kunin. Yan. Dahil maliliit yung ano natin. Maliliit yung fry so ito yung ano yung style gagawin kong ano maliliit yan oh yan oh yan ito yung ano yung niluto natin kanina so oh takam na takam sila oh yan oh yung mga isda yan gagawin tong maliit yan maliliit. So, ito na yung papakain natin doon sa fry natin at saka sa kanila. So try natin kung kakain yung mga isda. Kung masarapan mo sila sa luto natin. Yan, sarap na sarap oh. Yan. So ganyan po. Yan po yung ano, yung steam egg namin. Takam na takam po yung isda pag na ano, pag nakakain. So pwede kayong mag ano, mag pwede nyo i-ano, dagdagan yung ano namin, yung magdagdag kung anong gusto nyo. Yung iba, astantin at saka spirulina. Yung iba naman is, food na pwedeng ihalo na dito. So, inahalo nila. Then, pero yung sa amin, ito lang. Tatlo lang yung sekreto ko. Ay, hindi naman sikreto dahil binulgar ko na. So, tatlo lang yung inahalo namin. So, ganun yung ano, ganun yung pagluto ng steam egg. Yan, ganito. So, ito is, ano na, malambot. Yan, o.
Yan o. Yan, malambot masyado yan. Ilalagay natin para makapagluto ulit tayo ng panibagong steam egg. So ito, ano, ganito lang yung kaliit dahil para mabilis lang, ano, mabilis lang siyang madurog. Dahil meron tayong fry na maliliit. So ito yung pinapakain doon sa 3 weeks old fry natin. Ipapakita ko mamaya. Lalagyan namin ng pellet, yan. So kahit anong pellet yung ilagay nyo, okay lang. So merong iba't ibang pellet na pinapakilala sa market. So yun, mga apat o limang kutsara lang yung ilagay mo sa isang ano, yan. Yan, so maliliit na po, yan o. Yan, so maliliit. Yan, para mabilis, kainin ang ating isda. So ito, tingnan natin kung kakain dahil may pellet. Yan, ito. Ayun, no? Bilis nilang kumain, no? Yan. So kasama yung pellet doon sa kinain nila. So, yan mga kapets. Nakita nyo kung paano kami gumawa ng aming steam egg. So sa mga nagbabalak mag-steam egg dyan, pwede nyo gayahin yung pamamaraan ko sa pag gawa ng steam egg, o pwede kayo mag-revise ng sarili nyo. Magdagdag or bawasan nyo yung sa ano, bawasan nyo yung paggawa namin. Ito is pang dalawang araw lang. Dalawang araw na gamitan. So susunod na araw gagawa na naman kami ulit. So yun lang mga kapets, paalam. So huwag nyo palang kalimutan lagi subscribe yung ating channel, Suwa Keepers Pet World, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago naming videos. So abangan nyo sa susunod naming video, i-update ko yung para sa second GO namin. So meron pala tayong second GO by December. So December natin, December siya na GO. Yung picking date natin is na nasa December. So andun yung ano, yung isda, yan. Yun yung mga fry natin. So yan, abangan nyo yan sa sunod naming video, ipapakita namin yung isda na nandun. So yun lang mga kapets, paalam!